Oh, ito na. Oo, salita natin. Magandang hapon po dito sa Damam at magandang umaga po dyan po sa Pilipinas. Kami po ay nananawagan sa mga ahensya po ng gobyerno na kung maaari po kami matulungan sa mahirap pong sitwasyon namin ngayon dito po sa ibang bansa. Kami po ay mga on-call building cleaner ng Damam under po ng company ng ARCO. Ngayon po, marami pong mga lumalabas sa mga social media tungkol po sa mga tulong na maaari namin makuha. Pero sa kasamaan po o sa kalungkutan po, kami po ay wala pang natatanggap anuman pong tulong. Ngayon po, kabilang po sa aking mga kasamahan, may mga kanya-kanya po kaming concern. Hindi lang po kanya-kanya. Lahat po kami, pero gusto ko rin pong marinig niya yung side po nila. Sino yung unang sasalita? Nais po sana namin makahingi ng tulong sa inyo, lalo-lalo na po sa pagkain. Kasi mahigit 1 buwan na po kaming walang nakukuhang tulong mula sa kumpanya. Hindi na rin po namin alam kung saan namin yung kukunin yung kinakain namin sa araw-araw. In fact, wala na po talaga kami makain. Sana po matulungan nyo naman po kami kasi hirap-hirap na po kami dito. Nabigyan naman po kami ng tulong ng Polo. Noong last March 27, nagbigay po sila ng pagkain sa amin. Kaso nga lang po, sa ngayon po, ubos na po talaga ang pagkain namin. Kaya po, sana po sa may mabubuting loob dyan, sana naman po tulungan nyo po kami kahit sa pagkain lang. Kasi po talagang wala na po kaming makukunang pagkain sa ngayon dahil po, hindi na po kami inaasikaso ng company namin. Ang sabi pa po sa amin ng company namin, wala daw po silang pakialam. Mamatay man daw po kami sa gutom, wala na daw po silang pakialam sa amin. Kami po yung mga grupo ng mga manggagawa na napabilang sa no work, no pay policy at napasa ilanin po kami sa na, at kasama rin po kami sa mga hindi pinalad na makatanggap na kahit na ano pong tulong pinansyal mula sa aming kumpanya at kahit saan noon po sa ngayon ng gobyerno. Kami po ay lumalapit sa inyo at humihingi ng kahit konting tulong upang maitawid po namin ang aming pang-araw-araw na pangangailangan. Sino may concern? Magsalita. Kara. Ngayon po, kaming lahat ay sumusubo na makakuha, maka-avail po ng tulong mula sa gobyerno. Yung sinasabi po nilang Dole Akap. Dole Akap. Ngunit kami po, alam naman nating lahat na sabi nga po ng ating gobyerno, hindi po lahat papalarin na mabigyan. Ngunit kami po ipatuloy po umaasa sapagkat po sa ngayon po talagang walang-wala na po talaga kami. Yung kampanya. At isa pa po, yung mga requirements po na dapat na ipasa, sana po makapag-provide po kami kasi hindi po namin mahihingi ang assistance ng aming pong kumpanya. At the same time po, kung sakali man po na kami hindi mabigyan ng tulong mula kung saan pa man, sana po matulungan na lang po kami mapauwi na lang. Kasi hindi man po kami mamamatay sa COVID, sigurado pong sa gutom mamamatay po kami. And then kung sakali po matapos na rin po ang lockdown, marami pa rin po sana ang gustong pumasok at makauwi ng may dalang pera sapagkat marami po sa amin ang patapos na ang kontrata. Ngunit may takot at pangambang nararamdaman sapagkat hindi po namin sigurado na ang aming mga customer na papasokin ay wala pong virus na dinadala. Although kami po required po sa amin na magpa-medical pero ang aming pong customer hindi po namin alam. Kaya po kami po halos karamihan po sa amin, kung sakali po wala pong makukuhang tulong pinansyal, mas gugustuhin na lang po namin kami mapauwi na lang. At ang aming pong kumpanya, hindi po sumusunod sa anumang aluntuntunin na pinabababa ng ating embahada, sapagkat ang rason nila, kami daw po ay kailangan pumasok bilang DH upang kami ay kumain sa araw-araw at makasurvive hanggang sa matapos ang lockdown na alam po namin hindi pwede kaya yun po ay mahigpit namin tinatanggi na kami ay pumayag sapagkat yun po ay bawal sa aming kontratang pinirmahan. Sana po
ako po at ang aking mga kasamahan ay inyong pong mapakinggan at matulungan sapagkat sa ngayon po talagang wala na po kaming alam na ibang malalapitan. Ito pong aming paglalive, nagdalawang isip pa po kami kasi hindi po namin alam kung ito po ay kung ito'y bawal, magkakaroon kami ng problema. Pero since marami na rin po kami nakita na kasamahan na OFW na gumawa nito at sa awa naman ng Diyos, kahit pa paano may naabot na tulong. Kaya sana po kami po ay inyong matulungan at mapakinggan. Yun lamang po, salamat kung po. Ilan tayo, ilan tayo? Ilan tayo? Ha? Kung ilan tayo? Kami po yung lahat, 44 po halos dito sa accommodation. Mahigit isang buwan na po. Mula po nang start ang lockdown, nag-lockdown na rin po kami. Di na po kami pumasok. Although po, pinipilit pa rin kami pumasok ng aming employer. Sandali lang. At meron din po kami 16, mula po, bago po mag-lockdown, nag-start po ang lockdown ng March 17, pumasok po kami ng March 1 to March 16, pero yun po ay hinold na. Sapagkat ang katwiran po ng aming employer, mula po March 17, 6 days, mula 17, 6 days, 17, 18, 19, 20, 21, 22 na hindi namin papasukan. Yun po ay automatic lahat ng aming sweldo mula March 1 to 16 ay cut. Sapagkat kami ay magkakaroon ng cut ng 300 each day. Kaya po hindi nila talaga ibinigay ang aming sahod. Na sana rin po, kung ito man lang ay naibigay sa amin, malaking tulong na po ito sa amin. Kahit na sakaling kami hindi na ibigyan ng food allowance, yun man lang sana pong sweldo namin na aming pinagpaguran ay naibigay sa amin. Arco na sabi mo. Arco Company po. Arco Company po. Under tayo ni Anna. Under kami po ng Arco Company, pero kami po ay kasalukuyang naka-employed kay Nora. Foundation establishment na kanila po sa Damam. Kliyente. Damam. Sa Anur Damam. Yun lamang po. Salamat po. Sandali lang. Kukunan ko kayo lahat. Para makita nila kung gaano karami. Okay. Ayan na, may nag-share na.